Papag-usapang aswang. Meron akong iisang karanasan na bihira ko lang ibahagi sa ibang tao. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magbabahagi ako ng ganitong kwento sa isang horror channel. Naibahagi ko na rin po ito dati sa isang Facebook page, pero matagal na pong nawala ang page na yon. Bagong uso lang din po kasi yung FB at mga ganong page noon dito sa Pilipinas. Matagal na po akong tagapakinig sa iba't ibang YouTube channel na kagaya po ng sa inyo. Pero dito ko po napiling ipadala itong aking kwento. Dahil bukod sa nakapagpadala na rin po dito ng kwento ang barkada ko na napili rin po ninyo, simple lang po kasi ang atake ng mga kwento dito. Hindi po komplikado at nakaka-relate po ang mga kagaya ko. Noong kabataan ko, mga 16 o 17 taong gulang yata ako noon. Tuwing market day po sa lugar namin sa Iloilo, naglalatag po kami ni Tito ng kanyang mga itinitindang itak at mga patalim. Siya po mismo yung gumagawa noon. Meron naman po kasi itong mga gamit. Bale, ako po yung tagatawag ng customer at nangungumbinsi na rin po ako. Lalo at medyo may problema po sa pagsasalita ang tito ko. Kaya medyo nahihiya po siyang makipag-usap sa mga customer noon. Sa tabi po ng kanyang pwesto, meron pong nagtitinda ng mga gulay. Doon po sa pwesto na yon, yung nagbabantay po doon ay kaedad ko lang din po. Tawagin po natin siya sa pangalang Edwin. Bale, alalay po siya ng may-ari na binabayaran po siya sa kanyang serbisyo. Sa isang linggo, 2 araw po yung market day sa lugar namin. Kaya naging close na rin po kami ni Edwin. Lalo at bukod sa magkatabi ang pwesto, magkaida din po kami. Ako nga po pala ay tawagin nyo na lang din sa pangalang Antonio. Sa pagkakaalam ko po noon, nakatira po si Edwin sa kanyang lolo at lola dahil ulila na rin po ito sa kanyang mga magulang. Yun po yung sabi nito sa akin. Pero minsan po akong sinabihan ng may-ari ng tindahan ng gulay na yun lang daw yung pagkakaalam ni Edwin tungkol sa kanyang mga magulang. Pero ang totoo daw, buhay pa raw ang mga ito. At sa hindi alam na dahilan, umalis raw ang mga ito doon sa kanilang lugar. Bale, karatig barangay lang din po namin yung lugar po nila Edwin, na malapit din po doon sa bayan. Meron daw po kasing iniiwasan ng kanyang mga magulang, kaya umalis daw ito. Pero hindi na raw nila binalikan pa ang kanilang anak na si Edwin. Kung ano man yung iniiwasan ng mga ito, hindi na po sinabi pa sa akin ng may-ari ng tindahan. Ayoko namang tanungin yon kay Edwin, lalo at wala nga po itong kaalam-alam. Isa pa, baka gawa-gawa lang din ang may-ari ng tindahan ng gulay yung kanyang mga pinagsasabi. Naging magbarkada po kaming 2 ni Edwin. Yung tipong parang magkapatid na po yung turingan po namin. Nakakasama ko na rin po ito sa mga kalokohan. Lalo at nagsisimula na nga rin po kaming uminom noon. Minsan nga napapaaway pa kaming 2. Pareho po kasi kaming walang kapatid, kaya nagkasundo talaga kaming 2. Minsan na rin po akong nakapunta sa kanila noon, pero hindi na po nasundan dahil hindi po ako komportable sa kanyang lola. Kakaiba po kasi itong makatingin, yung tipong stricto. Nahalatang parang ayaw nilang magkaroon ng kaibigan ang kanilang apo. Ganon din po yung sabi sa akin ni Edwin tungkol sa kanyang lola, kaya hindi na rin po ako nabigla. Isang araw po noon, biglaan na lang po na hindi na pumupunta doon sa tindahan si Edwin. Ang sabi po ng may-ari,
hindi rin daw nagpaalam sa kanya. Hanggang sa lumipas po ang mga araw. At nasundan pa po yun. Tulad ng sabi ko, 2 araw sa 1 linggo yung market day doon sa lugar namin. At sa loob po ng 1 buwan, hindi na pumasok pa si Edwin bilang alalay ng tindahan. Kaya kumuha na po ng iba yung may-ari. Wala pa pong cellphone noon. Black and white pa nga po yung TV noon. Kaya wala rin po talagang paraan para matanong ko po sa kanya kung ano nga ba ang nangyari. Iisa na lang po talaga yung paraan noon. Yun ay ang puntahan ko mismo sa kanila doon sa kabilang baryo. Pero bago nangyari yon, bigla po akong tinawag ng may-ari ng tindahan ng gulay. May nabalitaan daw kasi ito sa nangyari sa lola ni Edwin. Ang sabi nito, namatay na daw pala ang lola ni Edwin. Biglaan lang daw yon dahil aksidente daw na nabaril. Pero maugong daw ang mga usap-usapan noon na hindi talaga aksidente ang nangyari doon. Doon daw sa kabilang baryo na baril yung matanda. Doon pa lang nakapagtataka na po. Dahil iika-ika na po yun kung maglakad. Kaya imposibleng makarating pa po ito doon, lalo at 10 oras daw po ng gabi nangyari yon. Ayon daw sa pamilya ng nakabaril, ilang araw na raw kasing may nararamdaman silang umaali-aligid sa kanilang bahay. Nakakarinig daw po sila ng mga kalampag sa gabi at ng mga kakaibang tunog. Meron din daw bakas ng mga paa doon sa likod ng bahay nila na hindi raw nila matukoy kung kanino, lalo at hindi naman daw sila nagagawi doon. Nagkakasakit rin daw yung bagong panganak nilang sanggol. Pabalik-balik na raw sila sa doktor. Bumubuti naman daw yung lagay ng bata. Tapos pagkalipas lang daw ng ilang oras, magkakasakit daw ulit. Kaya ang ginawa daw nila ay tinawagan na nila ng albularyo. Doon daw mismo nila pinatulog yung albularyo sa kanilang bahay ng gabing yon. Nagbantay daw sa labas yung albularyo. At nung umiiyak na naman daw yung bata, nakita daw mismo ng tatay ng bata at ng albularyo na merong tumalon sa bubong ng bahay at gumapang daw doon sa itaas ng bubong. Doon na raw hindi nag-aksaya ng panahon yung albularyo. At meron daw itong mga sinisigaw daw na orasyon na nung ginawa daw niya iyon, nagmadali daw na tumalon yung aswang paibaba. Nahalatang natakot daw yon sa albularyo. At doon na raw ito sinalubong ng baril ng tatay ng bata. Ilang beses din daw itong nagpaputok. Nung tinamaan daw yon, parang hayop lang daw yung nangisay. At hindi na raw makagalaw sa patuloy na pag-uusal ng albularyo ng orasyon. Nung magbalik daw sa normal, isang matandang babae daw na hindi nila kilala. Walang iba raw yon, kundi ang lola ni Edwin. Talagang tutuluyan na raw sana yon ng tatay ng bata at ng albularyo. Pero umiiyak daw yung matanda. At nagmamakaawa na hayaan na lang siyang makauwi sa kanila. Lalo at malubhaan ng araw ang lagay nito, na halatang hindi na rin makakaligtas. Naawa daw sa kanya yung tatay ng bata. Kaya hinayaan na lang daw nila itong makauwi. At ang kapalit daw nun, hindi na maghahabol pa ang matanda para panagutin sa batas yung nakabaril sa kanya. Nakauwi pa daw talaga yung lola ni Edwin bago nga ito namatay. At ang pinakamahalagang detalye sa lahat, nagawa pa raw nitong ipasa ang kanyang pag-aswang. Walang iba kundi kay Edwin. Yun daw yung kumakalat na balita noon.
Kaya sinabi nilang nagkakasakit na raw ang kaibigan ko. Nung marinig ko po yon, hindi man po ako makapaniwala sa mga nalaman ko. Kailangan ko yung alamin mismo nang malaman ko talaga ang totoong dahilan kung bakit bigla na lang nawala si Edwin. Ang sabi ko po noon sa sarili ko, kinabukasan ay pupuntahan ko agad. May pasok pa po ako noon sa eskwela. Kaya pagkagaling ko po doon, ginawa ko na agad ang aking mga obligasyon. Pinakain ko na po agad yung mga alaga naming manok. At nagsaing na rin po ako para sa hapunan. Padilim na po nung nakaalis ako sa bahay papunta kila Edwin. Pero wala akong pakialam noon, basta't makumpirma ko lang ang katotohanan. Madilim na rin po noon nung dumating po ako sa kanila. Kumatok po ako noon ng makailang beses. May naririnig po akong boses sa loob, pero wala pong sumasagot sa akin. Nung nagpakilala po ako, narinig ko ang boses ni Edwin na parang hinanghina na po. Maya-maya pa ay binuksan na nga po ng lolo nito yung pinto. Pagpasok ko po, siyempre agad ko pong hinanap si Edwin. Pero ang sabi po ng kanyang lolo, may sakit daw ito at ayaw daw nitong makita ko siya sa kanyang kalagayan. Pero nagpumilit po talaga ako noon, Sir Dan. Dali-dali po akong pumasok sa kwarto at doon na po tumambad sa akin ang bagay na hindi ko talaga inaasahan. Nakaratay po si Edwin sa isang higaan. Pumayat po ito. At yung mga mata po nito, parang walang tulog. Ang pinagtataka ko po noon, nakatali po yung kanyang dalawang kamay sa kanyang higaan. Nung tumingin po ito sa akin, halatang naiiyak po ito. Pero nagtanong po ako agad noon, "Totoo ba? Totoo ba yung mga usap-usapan?" Tanong ko pa po noon at agad naman pong sumagot ng oo si Edwin. Pakiramdam ko po noon, nanlalaki yung ulo ko dahil sa kaba. Nung makumpirma ko nga ang katotohanan, ayaw ko pa rin pong maniwala noon, Sir Dan. Kaya ang ginawa po ng lolo ni Edwin, may kinuha po siyang parang planggana na merong lamang sugatang manok. Yung tipong buhay pa, pero hindi na rin magtatagal. Dumudugo-dugo pa po yon. Nung pinakita po nito sa kanyang apo, naglaway po si Edwin na parang isang hayop. Bigla pong nanlisik yung mga mata po nito, na talagang parang natatakam po ng sobra. At nagmamakaawang ilayo sa kanya yung hayop na yon, dahil baka hindi raw siya makapagpigil. Direkta ko pong tinanong noon, "Aswang na po ba yung kaibigan ko?" Tanong ko pa. At sinagot naman po yun kaagad ng oo ng lolo ni Edwin. Nung sabihin pa po nito na isa rin daw siyang aswang, pero hindi daw siya tulad ng kanyang asawa, napabunot po ako ng dalakong patalim noon. Pero mahinahon po akong sinabihan ni Edwin na huwag daw mag-alala at hindi ako sasaktan ng kanyang lolo. "Bakit ba hindi niyo ipinagamot ang apo ninyo?" Tanong ko pa po noon sa kanyang lolo. "Huli na ang lahat. Ilang beses nang kumain ng hayop ang apo ko." Hindi hiyang ang kanyang katawan sa ipinasa sa kanya ng kanyang lola. "Sa totoo lang, wala ako dito ng gabing yon. Dahil binisita ko ang aking kapatid sa kabilang baryo. Pagdating ko dito, naipasa na sa kanya. Siguro naawa din si Edwin. Dahil magdurusa pa ang kanyang lola sa labis na sakit ng mga ilang oras o baka abutin pa ng ilang araw bago ito mamatay hanggat hindi pa niya naipapasa ang kanyang pag-aswang. Akala ko naman masasanay ang katawan niya sa oras na makakain siya ng hayop. Kaya hinayaan ko din.
Pero batang bata pa ang apo ko. Hindi talaga kinaya ng kanyang katawan. Paliwanag pa po noon ng matanda. Habang si Edwin ay hindi na po nagsasalita at hinanghina na po ito. Pinaalis na rin po nila ako noon. Nagpasalamat pa po si Edwin sa akin. At ang sabi po nito, mas pipiliin pa daw niyang mamatay na lang kaysa maging ganap na aswang. Nabigla lang din daw siya nung ipinasa sa kanya ng kanyang lola. Sa sandali po na yon, Sir Dan, medyo nawawala na po sa kanyang sarili si Edwin. Yung mga ugat po nito sa kanyang mukha, talagang kitang-kita po. At hindi talaga niya napipigilan yung kanyang paglalaway. Dahil po doon ay pinalabas na nga po ako ng kanyang lolo. Hindi ko po alam ang mararamdaman ko noon. Paglabas ko po ng bahay nila, tumakbo na lang po ako agad pauwi. Sa isip ko po noon, rerespetuhin ko na lang ang kagustuhan ni Edwin na mamatay na lang kung yun na lang din yung paraan. Kaysa naman makapaminsala pa ito. Ilang araw lang po pagkatapos noon, nabalitaan kong namatay na nga po ang kaibigan ko. Nilibing daw po ito agad. Hindi na po ako nagpunta sa libing. Ito po yung kwento tungkol sa malagim na sinapit ng kaibigan ko. At patunay po ito na hindi lahat ng pinapasahan ay nahihiyang ang katawan. Merong mga taong hindi kinakaya ang ibinibigay na pag-aswang sa kanila. Lalo na po kung bata pa, kagaya ng kaibigan ko. Niminsan po, wala po akong pinagkwentuhan na taga sa amin tungkol dito. Napakatagal na rin po ng panahon ng mangyari ito. Sana ay nasa maayos po itong kalagayan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Tulong, tulong! Mga kababaryo, tulungan niyo ako! May babaeng patay dito! Sigaw noon ang isa naming kababaryo. Mga bandang alas 5 pa lang ng umaga. Ganitong ganito po nagsimula ang lahat. Gising na ako pero ayaw pang dumilat ng mga mata kong noon ay pagod na pagod pa sa ilang araw na pagpupuyat. Ang likod ko po ay nakasalampak pa sa matigas kong higaan na tanging manipis na banig lamang ang sapin. Ngunit sino ba namang hindi mapapabalikwas sa higaan kapag nakarinig kang may humihingi ng tulong mula sa isang kababaryo? Bilang isang binatang noon ay 17 taong gulang na. Mabilis akong bumangon at agad kong tinungo ang pinto. Madalas po akong mag-isa sa bahay kapag anong oras dahil madaling araw pa lang. Umaalis na ang mga magulang ko para maghanap buhay. Habang ako naman ang maiiwan sa pag-aalaga ng mga baboy at manok. Paglabas ko po ng pinto, narinig ko ang pagsigaw na nanggagaling doon sa loob ng kakahuyan. Mga ilang metro lamang mula sa bahay namin. Napansin kong ang isa naming kapitbahay ay lumabas rin at nagmamadaling pumunta doon. Halos patakbo na rin po ako noon. Lalo at hindi tumitigil sa paghingi ng tulong ang lalaking sumisigaw. Ang nasa utak ko noon, baka may kung ano lang na nangyari. Hindi ko naman inaasahan na pagdating ko doon, ang bangkay ng isang babae agad ang una kong madadatnan. Bigla po akong nasuka sa sitwasyon ng bangkay noon. Punong-puno po yun ang dugo. Sa totoo lang, naliligo yon sa kanyang sariling dugo habang nakadapa sa lupa. Sa may gilid ng daan kung saan madalas din pong umapak ang aking mga paa sa tuwing nangangahoy ako doon. Nga pala, ang lahat ng ito ay nangyari taong 1978 sa isang probinsya sa Kanlurang, Kabisayaan.
Mas maiging hindi ko na po banggitin pa. At malamang, may ideya na rin po kayo sa edad ko. Nakadapa po ang katawan ng babae habang nasa lupa. Nagtinginan kaming tatlo na mga naunang nandoon. Bale, ako, yung kapitbahay namin at yung lalaking sumisigaw ng tulong na naunang nakakita ng bangkay. Nagtinginan kaming tatlo noon nung sinabi kong subukan naming balikwasin ang katawan na iyon. Dahil nga baka kilala namin. Ngunit walang kahit sino sa amin ang may lakas ng loob na balikwasin ang katawan. Lalo at para gawin yon, kailangan mo talagang hawakan ng bangkay. At baka mas lalong maging kahindik-hindik ang aming masaksihan. Ipinaalam namin yon sa ibang kababaryo. At ang iba ay nagboluntaryong sila na lamang ang magpapaalam sa mga otoridad. Kung papansinin, medyo tuyo na rin ang ibang dugo. Na halatang ilang oras na ring patay ang babaeng yon. Siguro, gabi pa nandoon ang katawan. Wala naman kaming kahit anong narinig. At yung kababaryo namin na unang nakakita, na itago natin sa pangalang Mang Nardo, ay medyo maliwanag na rin kung umalis lagi. Mga nasa ganoong oras din po madalas. Sa totoo lang, nakita pa raw siya ng isa naming kababaryo nung lumabas ito ng bakuran nung umagang yon. Kaya malabo pong may kinalaman ito. Nung binalikwas na po ang bangkay at nandoon na ang mga otoridad, hindi namin kilala yung babae na may katandaan na rin pala kung titignan. Mga nasa 40 anyos po siguro. At bago nila nilagyan ng takip ang bangkay, iisang sugat lang po ang nakita namin. Isang malaking sugat po sa kanyang tiyan. Nag-imbestiga noon at nagtanong-tanong sa amin ang mga otoridad, pero lumipas ang mga araw at hindi pa rin nila matukoy kung sino ang may gawa noon sa babaeng yon. Napag-alaman namin noon na taga-kabilang barangay pala ang babaeng yon. Isang brutal na pagkamatay ang sinapit nito. Naging maugong noon ang usap-usapan na hindi raw tao ang pumatay sa kawawang babae. Kahit sa pinagtatrabahuhan ko, yun din lagi ang pinag-uusapan. Sa tuwing nagkukumpulan ang mga trabahador. Nagtatrabaho po kasi ako sa isang tubuhan. Pero nais ko lang pong linawin na ang probinsya po namin ay hindi yung capital talaga ng tubuhan ng Pilipinas. Ibang probinsya po ito, pero nagkataon na meron ding malawak na tubuhan kung saan ako nagtatrabaho. Nagtatrabaho po ako noon bilang tagalinis ng bodega. Taga-bantay ng mga gamit din doon. Sinisiguradong lahat ng kagamitan at kung ano-ano mang gamit na ipinapasok doon sa bodega ay hindi mawawala. Pero siyempre, sa gabi ay nakalakpo yon. Nang minsan po akong naglinis pagkatapos ng ilang linggong hindi yun nalinisan, nakatulog po ako doon dahil sa pagod. Sa edad ko kasing 17, ay hindi pa po ganun kasanay ang aking katawan sa trabaho. Medyo payat pa po kasi ako ng mga panahon na iyon. At maraming binubuhat-buhat sa paglilinis sa bodega. Kaya hindi ko na malayang nakatulog na ako habang nakasandal sa mga nakapatong-patong na mga troso sa loob ng bodega. Nakasindi po ang ilaw doon. Yung dilaw na bumbilya pa po ang gamit ng mga panahong yon. Nagising po ako noon sa aking pagkakahimbing dahil may narinig po akong boses ng animoy taong umiiyak. Sa loob po mismo ito ng bodega. Medyo may kalakihan din po kasi ang bodegang yon. Tumayo ako noon sa aking kinasasadlakan. Pinakinggan kong maigi kung saang parte ng bodega nang gagaling ang tunog.
at agad ko po iyong tinumbok. Patuloy ang pag-iyak na aking naririnig. At nung sumilip ako mula sa likod ng mga lumang kagamitan doon sa bodega, may nakita po akong taong nakalohod habang umiiyak. Nagtaka po ako agad dahil kilala ko po ang taong yon. Walang iba kundi si Mang Andres. Trabahador din po doon sa tubuhan. Lalabas po sana ako noon doon sa aking kinalalagyan para tanungin ito. Nang bigla pong may sumara ng pinto ng bodega. Napayuko po ako ulit noon. Mukhang nakalimutang isara ang bodega. Wika pa po ng boses, sabay banggit sa pangalan ko. Pamilyar po sa akin ang boses na yon. At nung nakikita na siya banda doon sa aking kinalalagyan, walang iba yon kundi ang kuya ni Mang Andres na si Mang Alvin. Tuwing gabi kasi, hinahayaan lang yung ilaw sa loob ng bodega. At makailang beses ko na rin pong nakalimutang kadinahan ng pinto. Ayos lang naman po yon. Dahil wala naman po talagang mahalagang gamit doon sa loob. Karamihan doon mga lumang gamit pero kumbaga, lahat yun ay mga kung ano-anong makinarya na wala rin namang silbi kung nakawin at mabigat rin. Patuloy po ang pag-iyak ni Mang Andres habang nakalohod hanggang sa nilapitan po ito ng kanyang kuya. Kain! Kainin mo to sabi. Huwag mo nang pigilan. Pagbigyan mo ng sarili mo. Wika pa po ni Mang Alvin noon. Sabay may inilapag siya na parang isang supot sa harap ng nakalohod na si Mang Andres. Na noon ay napansin ko nang nakatali pala ang mga kamay. Pero hindi man lang po kumibo si Mang Andres. Nung sinampal po ito ng kanyang kuya, ay doon lang po ito nagsalita. Kanino ba yan? Isa na naman ba yan sa mga nabiktima mo? Tulad ng ginawa mo doon sa babae kamakailan lang? At hinawaan mo pa ako? Medyo galit na po na wika noon ni Mang Andres. Tandang-tanda ko pa po ang lahat. Pagkatapos po niyang sabihin yon, dinampot po niya ang supot. At halos mapatakip po ako sa aking bibig nung may dinukot po ito doon sa loob ng supot. Nung iniangat po kasi nito ang kanyang kamay, kitang kita ko pong tumutulo pa po ang dugo doon sa kanyang hawak-hawak na dinukot niya mula doon sa supot. Na kung titignan pong mabuti, parang lamang loob. Habang nakalohod ang kanyang nakababatang kapatid, pwersahan niya po itong ipinakain doon kay Mang Andres. Kitang-kita po kung paanong pilit na iniiwas ni Mang Andres ang kanyang bunganga pero pilit po yung pinapakain ng kanyang kuya sa kanya. Hanggang sa malunok po yon ni Mang Andres. Sa punto po na iyon, habang pilit na iniluluwa ni Mang Andres ang ipinapakain sa kanya, kitang-kita ko pong dinilaan pa ni Mang Alvin ang kamay nitong puno ng dugo. Sabay dumukot din po siya doon sa supot at nilantakan po niya iyon. Nung binuka po niya ang kanyang bunganga, kahit po hindi ganun kalapit, sigurado po akong meron itong mga pangil. Ano tong pinakain mo sa akin? Tanong noon ni Mang Andres. Ah, yan ba? Atay ng tao. Sa ganyang paraan, siguradong makukumpleto na ang kaganapan ng pagiging aswang mo. Sagot naman po noon ang kuya niya. Siyempre, tinagalog ko na lang po lahat. At ginawang medyo katanggap-tanggap. Kasi sa totoo lang, panay pa po ang tawa ni Mang Alvin noon na parang demonyo. Umiyak nang umiyak noon si Mang Andres. Hanggang bigla po itong nagwala. Na parang nilisan na po ito ng kanyang katinoan. Halos hindi na po ako humihinga noon.
Lalo nung makita kong yung refleksyon ng ilaw sa mga mata ni Mang Andres, parang biglang naggulay dugo. Pulang-pula po ang mata ni Mang Andres noon, habang parang pinaglalabanan po niya ang uhaw na kanyang nararamdaman. Ilang sandali lang, kahit nakagapos sa likod ang dalawang kamay ni Mang Andres, siya na po mismo ang dumapa at inabot po niya ng kanyang bunganga ang supot sa sahig na parang isang hayop na ilang araw na hindi nakakain. Nilantakan niya po yun hanggang sa maya-maya pa po, bigla na lamang po itong nawala ng malay. Ang sabi noon ni Mang Alvin, naninibago daw ang katawan ng kanyang kapatid. Sabay tumawa lang ito at niligpit ang supot. Sabay binuhat ang kanyang kapatid palabas ng bodega. Nanginginig po ako noon dahil sa kaba. Nakatulog lang ako sa bodega, tapos sa isang iglap lang, bigla akong naging saksi ng malagim na pangyayari doon sa loob ng bodega. Buong akala ko po noon kung ano lang po. Nung nakita kong nakaluhod si Mang Andres habang umiiyak, yun pala, iba na pala ang mangyayari. Pinalipas ko po ang ilang minuto, tsaka ako lumabas ng bodega. Hindi ko na po yun nilak dahil tumakbo po ako agad pa uwi. Sinabi ko ang lahat ng yon kila tatay, at talagang nakumbinsi ko po ang tatay na isumbong namin yon sa may-ari ng tubuhan. Yun po sana ang una namin gagawin kinaumagahan. Ngunit agad na bumungad sa amin ang balita na namatay daw si Mang Andres. Bigla na lamang po daw itong nagdeliryo. Dahil doon, hindi po namin agad nasumbong sa may-ari. Sali pa'y nagtanong po kami sa kaibigang albularyo ng tatay ko. Ang sabi po nito, kapag masyado daw minadali ang kaganapan ng pagkukumpleto sa pagkaswang sa pamamagitan ng pwersahang pagpapakain ng atay ng tao, kahit hindi pa handa ang katawan ng bagong aswang, maaari daw bumigay ang katawan. Lalo kapag may malakas din po na pagtanggi ng isang tao tungkol sa nangyayaring pag-aswang sa kanya. Parang katulad po ng nangyari kay Mang Andres. Nahalatang ayaw po talaga sana nitong maging isang aswang. Isang gabi po noon, umalis kami ni tatay para kausapin ang amo namin tungkol kay Mang Alvin. Nung nag-uusap na po kami, nakapagtatakang naniwala po agad ang may-ari ng tubuhan. May ilan na rin daw po kasing trabahador na nagsabing may kakaibang napapansin doon kay Mang Alvin. At malakas ang hinala nila na siya ang may kagagawan doon sa babaeng natagpuan sa may kakahuyan. Ang sabi ng may-ari, tatanggalin daw niya sa trabaho si Mang Alvin at paiimbestigahan. Talagang desidido po ito. Ngunit kinaumagahan, binalita ng isang trabahador na umalis na raw si Mang Alvin nung gabi pa lang. Biglaan daw eh, at hindi nagsabi kung bakit. Siguro nakatunog. Hindi namin alam noon kung saan ito nagpunta, pero paniguradong nakapagasik pa po ito ng lagim kung saan man ito lumipat. Hindi ko po malilimutan ang karanasan ko pong ito. Ngunit hanggang dito na lang po ito. Maraming salamat po kung mapili. Paalam. Magsisimula ang kwento ko sa pagpunta namin sa kabilang barangay. Kasama ko noon yung nanay at tatay ko, at tuwang-tuwa po kami noon. Nung mag-asawa po yung nanay at tatay ko, nasa 40 na po pareho ang kanilang mga edad. Nakahabol naman po sila sa pagkakaroon nga nila ng anak na walang iba kundi ako. Pero hanggang doon na lang po yun. Nakailang subok silang makahabol pa ng isa, pero hindi na nga nangyari pa.
Nawala na po yung nanay ko ng kakayahang magbuntis dahil na nga po rin sa kanyang edad. Dito na papasok ang dahilan kung bakit pupunta kami sa kabilang barangay sa pagsisimula ng kwento ko. Kukunin namin doon ang isang sanggol na pinapaampon nga ng isang babaeng naghahasa. Hindi nga nag-alinlangan yung mga magulang ko noon na tanggapin yung bata at ampunin. Kaya pinuntahan nga namin agad. Mga lagpas 50 na rin si nanay at tatay noon ng panahon na ito. At ako naman ay binatilyo na rin. Nga pala, nangyari ito dekada 90 sa probinsya ng Aklan. Balik po tayo sa kwento. Ito pong pag-aampon na ito ay usapan lang po. Walang kung anong legal na pipirmahan at wala rin pong kahit anong bayad. Hindi lang kaya ng ina na alagaan ang kanyang anak at sa katunayan po, balak sana nito na ipalaglag yon. Pero yung nanay ko yung kumumbinsi sa kanya na wag niyang gagawin yon at magkakasala lang siya. Doon na po nakapag-isip-isip ang babae at tiniis niya ng 9 na buwan ng pagdadalang tao at bilang kapalit. Nakiusap ito kay nanay na saluhin na lang ang kanyang anak at bigyan ng maayos na buhay. Bagay na tinanggap naman po ng nanay ko. Hindi naman po kami mayaman, pero kahit papaano, nakakaraos naman po kami. At gusto ko rin po talaga ng kapatid noon. Tulad ng usapan, kinuha na nga po namin yung bata. Yung napagkasunduan po namin noon ay hindi naman ipagkakait sa bata at sa ina niya ang pagkakataong makasama nila ang isa't isa. Kung sakali rin na gustong kunin o bawiin ng nanay ang kanyang anak, ay wala naman ding problema. Maayos po talaga lahat ng usapan noon. Inuwi na nga po namin yung bata at masaya po kaming lahat noon. May bago kaming miyembro sa pamilya. Sa aming tatlo, ako na po siguro yung pinakamasaya dahil talagang gusto ko ng kapatid. Nung kinuha namin yung baby, mga isang buwan na rin po ito. Nung mga ilang buwan na ito sa amin, madalas namin siyang nilalabas kapag naglalakad-lakad kami tuwing Sabado o Linggo. Madalas ako yung kumakarga sa kanya noon. At mabilis nga pong lumaki yung bata sa puder namin. Mga 3 taong gulang na po yata yung kapatid ko na ito nung merong nangyari na hindi inaasahan. Tawagin po pala natin yung kapatid ko sa pangalang Mike. Lalaki po ito. Sa ganong edad niya, nagsimula po siyang magkasakit noon. Lagi siyang sinasakitan ng kanyang tiyan na hindi namin alam kung bakit. Pina-check up na po siya sa doktor. Nakailang balik na rin sila nanay at meron na rin mga gamot na nireseta. Pero mawawala lang saglit tapos tuwing gabi, babalik na naman. Malusog po na bata si Mike. Medyo malaman. At katunayan ay nitong ganitong edad lang siya, nagkakasakit. May mga oras po na namimilipit pa po yung bata dahil po sa sakit. Isang gabi, nagising yung nanay at tatay ko dahil may tinuturo si Mike sa may bintana. Takot na takot ito noon, na parang meron talaga siyang nakita. Nung tignan naman nila tatay ay wala namang kung ano doon. Ang nakapagtataka po talaga noon, tuwing gabi lang sumasakit yung tiyan ng kapatid ko. At pagsapit naman ng umaga, nawawala naman din na parang walang nangyari. Pero syempre, hindi ibig sabihin noon ay hindi siya nahihirapan. Katunayan, hindi nga ito nakakatulog. Pati na rin po yung mga magulang ko. Dahil magkasama sila sa kwarto. Sabi ng tatay ko noon, nung nag-aagahan kami ng sabay-sabay, patignan na siguro natin sa albularyo itong si Mike. Nag-aalala na ako sa pagsakit ng kanyang tiyan eh. At bakit tuwing gabi lang? Wala na rin namang epekto ang mga niresetang gamot. Sabi po noon ng tatay ko kay nanay. Medyo nag-alangan yung nanay ko noon dahil hindi talaga siya naniniwala sa mga albularyo. Pero ang sabi niya, sige, subukan natin pero bukas na. At kung wala ring epekto, magpa-laboratorio na siguro tayo para matignan talaga lahat sa katawan ni Mike.
Sagot naman ng nanay ko noon. So yun na nga po. Balak na naming dalhin sa albularyo. Nga pala, araw po ng Biyernes ang usapang ito. Kaya nga gusto ng nanay ko na kinabukasan na lang para sumakto sa araw ng Sabado, kung saan walang trabaho yung tatay ko at wala rin akong pasok. Nung hapon na at nakauwi na ako galing eskwela, nakipaglaro pa ako noon kay Mike at maayos naman ang kanyang lagay. Hindi mo makikitaan na merong kung anong sakit na iniinda. Tinanong ko pa nga po yung bata kung okay lang ba siya. At tumango lang din po ito at ngumiti sa akin. Nung medyo dumidilim na, ay iniwan ko muna sa sala namin si Mike dahil naligo lang ako sandali. Habang yung nanay ko naman ay nagluluto na sa kusina para sa hapunan. Paglabas na paglabas ko po ng banyo, napatakbo po ako agad noon. Nung puntahan ko nga po ito, naabutan ko po itong nanginginig talaga sa takot at iyak ng iyak. Tinuturo niya ulit yung bintana at sabi niya, meron daw mumo. Malinaw na rin po kasi itong magsalita noon. 3 taon na rin siya eh. Nung nagtanong po kami ni nanay kung ano ba talaga ang kanyang nakita, talagang sinasabi po ng bata na mapula daw yung mata at matutulis daw yung mga ngipin. Talagang natakot yung bata noon. Kaya pinakalma po namin ito at sinubukan na lang naming pakainin ng maaga ng hapunan. Kumuha ako ng flashlight noon at kutsilyo. At nilabas ko po kung meron bang kung ano. Pero sinisigawan ako ng nanay ko noon na pumasok na lang ako ng bahay at baka delikado. Sakto naman napapasok na sana ako nung dumating na yung tatay ko galing trabaho. Pagpasok po namin ng bahay, doon na naman po nagreklamo si Mike na sumasakit na naman daw ang kanyang tiyan. Sa pagkakataong yon, hindi na po biro dahil namimilipit talaga ito sa sakit. Dahil po doon, nagmadaling tumakbo yung tatay ko papunta sa pinakamalapit na bahay na nagkataon namang merong tricycle. Nakiusap yung tatay ko noon kung pwede ba kaming ihatid sa pinakamalapit na albularyo. At maswerte naman pong pumayag ito. Sumama kaming lahat noon dahil natatakot naman akong maiwan. Nagdala ng baril yung tatay ko noon. Ang sabi ng kababaryo namin na may-ari ng tricycle na siya nga ring nagdrive sa amin ng gabing yon. Baka inaaswang daw talaga yung bata. Kaya binilisan niya ang pagpapatakbo. Bale ako, yung nanay ko at si Mike sa harap ng tricycle. Habang yung tatay ko naman, yung nakaupo doon sa likod ng tricycle. Maya-maya pa ang sabi ng tatay ko, dalin mo dito yung ilaw. Wika pa po nito noon, kaya agad kong inabot sa kanya yung flashlight. Inilawan ni tatay ang nasa likod dahil parang may sumusunod daw sa amin. Hanggang sa nagulat na lang kami nung nagpaputok ito ng isang beses sa may puno ng niyog. Naayon sa kanya ay meron daw malaking ibon na palipat-lipat sa mga puno habang nakasunod sa amin. Ilang sandali pa, tumigil na ang tricycle dahil nandoon na daw kami sa bahay ng matandang albularyo. Ilang sandali lang ng pagtatawag namin at pinagbuksan kami ng pinto. Yung matandang albularyo mismo yung nagbukas. Pero nagtaka po kami noon, Sir Dan. At doon nakatingin yung albularyo sa taas ng puno sa may gilid ng daan. Ang sabi nito, nasundan daw kami. Tapos lalabas sana ito ng kanyang bakuran para lapitan ang puno. Pero bigla na lang pong may lumipad na malaking ibon mula doon sa puno. Nakita ko po mismo yon. Mukhang inaaswang yung dala ninyo. Sinundan pa nga kayo dito eh. Pero mukhang natakot rin agad. Wika noon ang matanda. At agad po niya kaming pinapasok. Nung tignan po nito si Mike, at meron itong mga binubulong-bulong habang hawak niya yung ulo ng bata, bigla na lang po itong nagsalita.
Aba, mukhang kamag-anak din ng nanay ng bata yung umaswang dito ah. Sabi po noon ng albularyo. Agad na umalma yung nanay ko. Imposible po yan. Wala pong aswang sa pamilya namin. Sagot pa ni nanay noon. Hindi naman ikaw yung nanay na sinasabi ko eh. Yung tunay na ina ng bata. Kamag-anak ng tunay na ina. Yung umaswang dito sa bata. Sagot pa po ng albularyo. Nagulat kaming lahat noon kung paano nito nalaman na ampon si Mike. Pero bago pa man kami magtaka ng tuluyan, sinabi na ng albularyo na ibinulong lang daw sa kanya ng katulong niya sa panggagamot na hindi nga raw namin nakikita. Kaya raw agad niyang nalaman dahil meron palang gabay ang albularyo. Ang sabi pa nga nito, mukhang wala naman daw balak yung aswang na patayin yung bata. Pero sa amin daw yata ito galit. Pagkatapos po nun, ginamot na niya si Mike at meron itong pinainom na nawala naman yung sakit ng tiyan. May isinuot din siyang pangproteksyon sa bata. At pinayuhan kami nito, napuntahan daw namin ang tunay na ina ng bata at baka doon namin malaman yung sagot. Binigyan pa nga niya kami isa-isa ng pangproteksyon. Kinaumagahan nga po niyan, pinuntahan namin ang totoong nanay ni Mike na tawagin na lang nating Ate Jane dahil hindi naman sobrang layo ng aming edad. Dahil nagahasa nga ito kaya nabuntis. Nung sabihin namin sa kanya ang nangyari, iisang tao lang ang pumasok agad sa kanyang isip. Walang iba kundi yung kanyang tiyahin, kapatid mismo ng kanyang nanay. Nanalaman nga namin na gusto rin daw palang umampon kay Mike, pero kay nanay napili ni Ate Jane na ipaampon ang kanyang anak. Kaya raw hindi niya pinaampon sa kanyang tiyahin ay dahil nga sa parehong dahilan kung bakit kami napunta doon. Alam na raw pala nila na aswa nga talaga yung kanyang tiyahin. Kaya hindi niya kayang ipagkatiwala doon yung kanyang anak. Umiyak po si Ate Jane noon at niyakap niya si Mike at hingi rin siya ng hingi ng tawad sa amin. Ang sabi ng nanay ni Ate Jane, kakausapin daw niya ng masinsinan ang kanyang kapatid. Basta't wag raw naming puntahan at baka magalit palalo. Kaya umuwi na lang din po kami noon. Lalo at sinabi naman ng albularyo na hindi na raw magagalaw ng aswang si Mike dahil sa kanyang ibinigay na proteksyon. Mga ilang araw ang nakalipas, pumunta po sa amin si Ate Jane at yung nanay niya. Daladala ang balita na nagawa naman daw nilang pakiusapan yung kanyang tiyahin. Humingi rin daw ito ng tawad at nakiusap na hindi na raw siya manggugulo basta wag na naming ipagsabi ang tungkol sa kanyang pagkatao. Dahil doon ay naging maayos naman yung lagay ng kapatid kong si Mike. Sa ngayon po, may maayos na rin po siyang trabaho at sa katunayan, kinikilala naman po niya ang kanyang tunay na ina at tinutulungan din. May sarili na ring pamilya si Ate Jane, pero kung minsan, doon din nagbabakasyon sa kanila si Mike. Daladala din ang sarili na rin niyang pamilya. Ito po yung kwento namin. Paalam po at maraming salamat. Naranasan niyo na ba ang pait na mawala ng anak? O naranasan niyo na ba ang kakaibang kaba, pag-aalala at sakit sa dibdib habang tinitignan ang anak mong parang mamamatay na? Ang parehong tanong po na ito ay naranasan ko na po mismo. Mga mahigit 30 taon na ang nakaraan. Sa malayong barangay sa probinsya ng South Cotabato, nagsimula kami ng simpleng buhay bilang mag-asawa ng aking kabiyak na itago natin sa pangalang Meralyn. Habang ako naman po ay itago nyo sa pangalang Moroy. Nagpatayo po kami ng bahay mga ilang metro lang sa bahay ng mga magulang ng asawa ko. Wala po kasing kapitbahay ang mga ito. Kaya doon kami nagpatayo para kahit papaano ay meron silang nakikitang malalapitan kahit anumang oras.
Matatanda na rin kasi talaga ang mga magulang ng asawa ko ng mga panahong yon. Lalo at bunso nga po ang asawa ko. Panatag naman ako sa mga magulang ko dahil ang mga kapatid ko ay nandoon din nagpatayo ng bahay malapit sa kanila. Kaya pumayag na po ako agad nung sinabi ng asawa ko na doon na kami magsimula ng pamilya malapit sa kanyang mga magulang. Meron na po kaming anak noon bago kami may kasal. Isang babae ang panganay namin. Nang mga panahon yun na may sarili na kaming bahay, ay sanggol pa lamang po ito. Siguro nasa mga 6 o 7 buwang taong gulang na sanggol pa lang ang anak namin noon. Nagtatrabaho po ako noon sa isang panaderya. Doon po kasi nagtatrabaho dati ang ate ko kaya natuto na rin ako. At kalaunan ay kinuhang panadero ng may-ari. Kahit papaano ay naibigay ko naman noon ang pangangailangan ng pamilya ko. At meron pa nga po akong konting naitatabi sa sahod ko, Sir Dan. Isang araw ay bigla na lang pong nagkasakit ang panganay namin. Pabalik-balik kami sa doktor noon kasi lagi itong may sinat. Ayaw din itong dumede. Naisip po namin na baka tinutubuan lang ulit ng ngipin. Yun din ang sabi ng doktor nung pinatingnan po namin. Pero ilang araw na at parang hindi umeepekto ang mga gamot. Mawawala lang sa araw pero kapag gabi, todo iyak po ang bata at bigla na naman pong magkakalagnat. Wala naman po akong nagawa kundi pumasok pa rin sa trabaho ko. Kahit talagang nag-aalala po ako sa anak ko noon. Pero kailangan ko po talagang pumasok. Lalo at nagiging magastos po noon ang pagpapabalik-balik namin sa doktor dahil doon. Nung sumunod po na araw ay nagkataon na karawan ang may-ari ng pinagtatrabahuhan kong panaderya. Siyempre pinagdiwang namin yon doon. Nung oras na po ng uwian ay dediretso na sana ako ngunit pinilit ako ng boss namin na manatili muna doon sandali. Dahil nagkakasayahan pa at medyo may tagay. Hindi po ako umiinom talaga at nag-aalala din po ako sa anak ko pero dahil mapili talaga ang amo ko, siyempre nahiya naman po akong tumanggi. Minsan lang po kasi talaga mamilit ng ganon ang amo ko. Nanatili pa ako doon ng mga siguro mga 1 oras. Pagkatapos po nun ay talagang nagpumilit na rin akong umuwi. Kaya wala nang nagawa ang amo ko. Nung pauwi na ako ay parang minamalas po talaga na wala na akong masakyan. Wala nang dumadaan kahit ilang minuto na akong naghihintay. Kaya wala po akong nagawa noon kundi ang maglakad na lang talaga. Mga 1 oras lang po nalakaran kaya hindi na ako nagantay pa ng masasakyan. Bagay na hanggang ngayon kapag binabalikan ko ay nagagalit pa rin ako sa sarili ko. Sana ay umuwi na lang ako agad. Pagdating ko po sa bahay, nagkakagulo na ang asawa ko pati sila nanay at tatay. Na parang may hindi magandang nangyari. Ang lakas po agad ng kalabog sa dibdib ko noon. Nagmadali akong pumasok ng bahay. At ang una ko pong dinatnan ay ang anak kong wala ng buhay. Nangingitim na at hindi na humihinga. Sinigawan ko po silang lahat kung bakit hindi man lang nila dinala sa ospital. Pero sinumbatan din po nila ako kung bakit antagal kong makauwi. Kaya wala po akong nagawa noon kundi maglumpasay at umiyak. Nung tinanong ko po sila kung ano ang nangyari, ay talagang nagimbal po ako sa kanilang mga isiniwalat, Sir Dan. Ang sabi ng asawa ko, nung paggabi na raw ay medyo mainit na naman ang bata. Mga 6 po daw ng gabi, ay nagtimpla lang daw ito sandali ng gatas. Nung bumalik na daw siya sa kwarto, naabutan na niyang maiba ng naroon sa kwarto. Ayon pa sa asawa ko, Sir Dan, naabutan pa raw niyang nakayuko yun sa baby namin.
At nung pumasok siya sa kwarto, bigla na lamang daw itong tumalon sa may bintana. Napakaitim daw ng balat noon, Sir Dan, at mabalahibo. Konting sandali lang na nagtimpla lang ng gatas ang asawa ko. At biglang nandoon na siya. Kaya alam namin noon, Sir Dan, na baka nagbabantay talaga ito lagi sa labas ng bahay namin. Naghihintay ng pagkakataon. Ayon pa sa kanila, pagkatapos daw noon ay bigla na lamang nagdeliryo ang bata. At nangitim ang mga labi pati ang balat. Ilang minuto lang daw po yon. Ginawa nilang lahat para bumalik pa ang tibok ng puso ng anak ko. Pero wala na talaga. Gustuhin man nilang itakbo agad sa ospital, napakalayo pa po nun sa baryo namin. At wala din pong masasakyan. Wala ding kapitbahay na tutulong talaga. At kahit meron pa po, Sir Dan, ay totoong napakalayo pa po talaga ng ospital. Nang tignan ko po sa may bintana, nandoon pa po yung marka ng lupa. Na parang marka ng maruming paa na biglang tumalon doon. Ganon din po sa sahig namin at sahigaan. Kulang na lang ibigay ko ang sariling buhay ko noon, Sir Dan, kapalit ng sa anak ko. Sobrang sakit po kasi talaga noon. Kaya pala hindi gumagaling ang bata sa mga gamot. Inaaswang pala talaga ito. Nung pinaglalamaya na po ang anak ko, meron pong kasamang albularyo ang kamag-anak namin. At paulit-ulit po nitong sinasabi na yung pinaglalamayan daw po namin na katawan ay hindi na raw po yun yung katawan ng bata. Pinalitan na raw ng aswang. Mas nakadagdag pa po yun sa sakit na nararamdaman ng asawa ko. Kaya sinabi ko sa albularyo na hayaan na lang kaming magluksa, lalo at wala na rin naman daw siyang magagawa dahil nagawa na raw ng aswang ang gusto nitong mangyari. 2 taon po ang nakalipas pagkatapos ng masakit na pangyayaring yon. Muli po kaming nagkaanak. Sa pagkakataong ito ay isa naman pong lalaki. Ang talagang nakakagalit po dito, nung 5 buwan na po ulit ang anak ko ay may nararamdaman na naman kami tuwing gabi. Mga kalusko sa dingding, minsan parang may mabigat na lumalapag sa sanga ng puno sa may gilid lang ng bahay namin. Kaya ang ginawa ko po noon, kahit yung mga sanga ng puno ay binawasan ko po. Naglalagay rin kami ng asin sa bintana. At meron po akong binili noon na tanso na patalim, nakatamtaman lamang ang haba. Itinatago ko po yon sa ilalim ng higaan namin. Talagang nag-iingat po kami noon. Pero isang umaga po na wala ako doon, meron pong isang matanda na bigla na lamang po daw sumulpot at nagbebenta ng gulay. Nagkataon na nasa may labas ng bahay ang asawa ko at ang aking anak. Dahil galing sila kila nanay na 1 metro lang naman din sa bahay namin. Naglalakad siya pabalik sa bahay namin nang bigla raw siyang kinalabit ng isang matandang lalaki na nagpupumilit na bilhin ng kanyang tindang gulay. Bigla na lamang daw yung sumulpot, lalo at walang bakod ang harap ng bahay namin. Tanggi raw ng tanggi ang asawa ko pero nagpupumilit ito at tinawakan pa niya ang anak ko. Doon na raw nagalit ang asawa ko. At medyo nataasan ito ng boses ang matanda. Dahilan para lumabas ang kapatid na babae ng asawa ko. At pinakiusapan ito na umalis na lang ang matanda. Pamilyar daw sa kanila ang mukha ng matanda. Nasigurado silang nakita na nila ang matanda pero hindi lang nila maalala kung saan. Kaya malakas rin ang hinala namin noon na taga kabilang baryo lang yon. Ang nakakatakot lang po, Sir Dan, nung gabi po na yun mismo, 6 pa lang po, maagang maaga pa kung tutuusin, bigla na naman pong sinumpong ang baby namin.
at medyo lumaki po yung kanyang tiyan. Na parang may kabag pero alam kong may kakaiba po doon. Iyak po ito ng iyak at ayaw dumede sa kanyang ina. Na halatang parang nasasaktan talaga. Bigla ko na rin pong naalala noon na ganun rin ang nangyari sa panganay ko. Hindi na po ako nag-aksaya ng oras noon. Habang maaga pa ay kumilos na ako. Alam kong kapag lumalim pa ang gabi at mapabayaan ang bata, siguradong bibisitahin ulit kami ng aswang at baka muli na naman po akong mawala ng anak. May mga paraan po kasi ang mga aswang na hindi natin kayang maipaliwanag, Sir Dan. Talagang kukunin at kukunin nila ang kanilang gusto kapag natikman na nila ito. Pinalipat ko ang asawa ko doon sa kanyang mga magulang at binilin ko sa kanila na wag na wag buksan ang pinto hanggat hindi pa ako bumabalik. Lalo at kakaiba talaga ang nangyayari sa bata. Meron na po kaming bisikleta noon na nabili ko lang po ng mura. Sinakyan ko po yon hanggang doon banda sa may pinagtatrabahuhan ko. Tapos, dumiretso po ako sa may tindahan. Pinilit ko po yung nagtitinda ng gulay na arkilahin ang kanyang motor na may sidecar na kinakargahan po nito ng mga gulay. Suki po nila ako ng kanyang asawa. Pumayag naman pong magpaiwan yung asawa niyang babae at sinamahan ako ng lalaki doon sa pinakamalapit na albularyo. Iniwan ko lang po doon sa kanilang pwesto ang aking bisikleta. Nagdadasal na lang po ako noon, Sir Dan, na sana ay pumayag yung albularyo na sumama sa akin pauwi ng bahay para tignan ang anak ko. Pagdating namin doon sa bahay ng albularyo, mabilisan ko pong sinabi sa kanya ang lahat. At laking pasalamat ko nang hindi po ito nag-atubiling sumama. Pinabilisan ko na po ang pagmamaneho pabalik sa bahay namin noon. Habang nakasakay lang po ako at ang albularyo doon sa may sidecar. Pagdating namin sa bahay, hindi na po umiyak ang bata. Ngunit hindi dahil bumuti na ang pakiramdam nito, kundi dahil mukhang sobrang sama na ng pakiramdam ng baby namin noon. Nung tignan po ito ng albularyo, pagkatapos ng kung ano-anong pinahid niya at kung ano-anong orasyong inusal nito habang hawak-hawak ang bata, bigla na lamang po naging sobrang seryoso ng mukha ng albularyo. At pinakiusapan niyang palabasin ang asawa ko, pati sila nanay. Dahil gusto raw niyang makausap ako para mailigtas ang anak namin. Ang sabi ng albularyo, kahit anong kontra daw ang gawin niya, ay ayaw daw bitawan ng aswang ang bata. Hindi raw namin maibabalik ang bata kung hindi raw namin tutuluyan na ang aswang na iyon. Mukhang marami na raw nadali ang aswang na iyon at talagang lumalaban raw ito. Kailangan ko pong magdesisyon noon at kailangan kong bilisan. Alam niyo naman po siguro kung anong ibig niyang sabihin doon sa sinabi niyang tuluyan na namin ang aswang. Bilang isang ama, hindi na po ako nagdalawang isip noon, Sir Dan. Ang sabi ko, kung ayaw niya talagang bitawa ng anak ko, ay gawin na ng albularyo ang lahat ng kailangang gawin. At doon po mismo, hiniwaan po ng maliit ng albularyo ang daliri ng anak ko. At pinatulo po niya sa platitong may langis ang dugo mula doon sa daliri. Hindi man lang po umiyak ang bata noon, Sir Dan, na parang nag-aagaw buhay na po talaga siguro ito. May kung ano-ano pang inihalo ang albularyo doon sa platito. At pagkatapos niya iyong haluin, pinahid niya iyon sa ulo ng bata habang may dinadasal siyang orasyon. Ang sabi niya ay tumahimik lang daw ako. Tumagal po yon ng mga nasa 5 hanggang 10 minuto. Sobrang bilis po ng mga binibigkas ng albularyo hanggang sa parang sumisigaw na po ito habang hawak-hawak pa rin ang ulo ng bata.
Maya-maya pa ay bigla po itong tumigil. At nagulat na lamang po ako nang sinabi nitong wala na raw mapipirwisyo ang aswang na iyon at magiging maayos na raw ang lagay ng anak ko. Hanggang sa huling sandali raw ay ayaw talagang bumitaw ng aswang kaya talagang tinuluyan po niya iyon. Ilang segundo lang po pagkatapos nun, bigla pong umiyak ang bata. Parang bigla po siyang sumigla. Kitang kita ko po mismo kung paano ang halos mangitim-ngitim ng mukha ng bata ay bumalik sa dati. Dumilat na rin po ito at nung binuhat ko ito ay mabilis na po itong tumahan. Doon na pumasok ang asawa ko pati sila nanay at iyak po sila ng iyak. Laking pasalamat ko po noon sa albularyo, Sir Dan. Mga 80 anyos na po kasi ang albularyo na yon noon. Pero hindi po siya nagatubiling sumama at tumulong. Pinilit pa po namin ito para tanggapin ang maliit lang naman na halaga. Dahil ayaw po talaga nitong magpabayad. Sinabihan ko po siya noon na kapag napadpad siya sa panaderyang pinagtatrabahuhan ko, ay bibigyan ko po siya lagi ng tinapay. Laking pasalamat ko rin sa itaas syempre. Dahil hindi niya hinayaang muli akong mawala ng anak. Yung tungkol naman sa aswang, alam niyo na po siguro kung ano ang nangyari sa kanya. Hanggang dito na lang po ito, Sir Dan. Salamat.